One, two, three. Hello mga ka-Arki! Hello! Hello! Yes! Yeah. Okay naman! Ayan! So, you're back, no? From outer space! And so, you're back from outer space! Galing kasi ako sa ano ko, sa galaxy ko, far, far away, no? Wow! Talaga naman, ha? Landed kamusta back. Pag-aaral? Kamusta ang pag-aaral? That's ako, good! This that's is good. His life! Ako din, no? I mean, oh, may time for a video. No. Oh, syempre hindi mawawala yan. Kailangan may time tayo sa mga ka-Arki natin. So, ayan, we all hope that you are all safe with your family and relatives, no, and friends, because iba ngayon yung ano, iba ngayon na experience natin na variant ng ano, no, ng COVID. So, all the more that we should be safe, 'di ba? Yes. Kaya in line with that, ang pag-uusapan natin ay paano ba tayo mag-uusapan natin? Oo nga, related yan sa nasa likod mo, no? Yung barbell natin dyan. So, oo nga! How to start a gym. So, again, no? How to start a gym at home, pero we do it cost-efficiently, no? So, paano nga ba tayo, sir, gagawa ng gym sa bahay? Kasi, no, we all know, no, na syempre, kapag COVID at ang mga tinatamaan ng mga COVID ngayon ng matindi, yung may mga comorbidities, di ba? Like, yes. High blood pressure, overweight, no, yung mga diabetic, and of course, kasama na rin yung pagpapalakas ng ating sariling katawan upang ano, upang talaga, upang talagang malabanan, pero at least, no, your bodies have a better fighting chance, no, in ano, in dito sa ongoing war with COVID, kung sakali or kung sakaling tamaan, at least ano, malakas yung katawan natin, 'di ba? Eh, hindi lang naman COVID, 'di ba? Hindi lang naman COVID, sa punang ano, of the other diseases, no, ng mga lifestyle disease na tinatawag natin. Yan. Okay, so ano bang mga tip number one natin? Kasi tip number one. So I guess now for me, based on what I've seen, what my roommate did. Dahil gumawa din kasi siya ng sariling niyang gym dito, no, sa unit. Oh, talaga? Singapore. Oh. So I guess my first tip to build the gym like as cost efficiently as possible is to buy the weights that you need in a monthly or weekly manner. Like slowly build up the equipment you need. Build up slowly. Like, build up slowly versus like one-time, big-time payment. No, bakit? At least, no, kapag nasa budget tayo or we're in a budget, we can like buy the dumbbells, the barbells that we need or that's whatever right. Weights that we need, no, so that we can start exercising. And another benefit for this is that kapag kailangan mo na mas malaking weight, pwede kang bumili doon. Tapos we build up the budget for that kaysa like bumili tayo ng isang buong set pero na-realize natin na hindi pala lahat na kailangan natin, no, for the gym or like or ano, no, kaya buhatin or masyadong mabigat for your level, di ba? Kasi syempre you know, kung nag-uumpisa ka pa lang din sa bahay and with your fitness journey, syempre hindi ka naman bibira agad dyan ng mga 100 pounds 150 pounds agad, di ba, ng mga chest press at ano. So I agree, no, slowly, kumbaga you build your home gym with your current ano, with your current fitness level din. So sinasabay yan, di ba? Sinasabay yan. Parang ano lang din yan, no? Investing journeys natin sa start. So konti muna, tapos dumagdag tayo kapag mas lumalakas tayo, mas knowledgeable tayo. So ganun din kapag kung halimbawa yung 100 pounds eh biglang magaang na sa'yo, o di bili ka ulit, di ba? Bili ka ulit ng another, ano, another 10 pounds. At least, yung, kumbaga, yung pera mo, eh, hindi agad-agad at unti-unti, no, na nakapasok sa budget. Hindi mauubos agad yung sinahod mo for that particular payroll, di ba? Ako, totoo yan. Ako, syempre, di ba, nag-ECQ, GCQ, whatever Q, no? So, nag-gym din talaga ako dati. Tapos nagsara, sabi ko, nako, hindi po pwede. Okay, hindi to po pwede. Before may dumbbell lang dito, tapos may kettlebell. So sabi ko, nako, parang tatagal to. Eh
syempre, no, hindi pwedeng tumagal nang wala ka talagang gamit. So, ayun, I started with buying dumbbells muna. I started buying my dumbbells, dalawang tig 30 pounds. So, you know, kasi hindi ka naman forever wala sa gym eh. Babalik at babalik ka rin sa gym, no? So, parang yun, lumaon. Bumalik din ako sa gym. But, you know, in between, just a stopgap measure. Bumili din ako, dalawang dumbbell din. Tapos, ayun, niregaluan ako ng wife ko ng gym mat. Ayan. And then, yun, bumalik sa gym. So, okay, sige, balik na. Eh, nagsara na naman. So, nung nagsara, sabi ko, ako, hindi na ito pwede. So, eh, nahihirapan ako sa mga upuan dito sa, ay, mga tipong upuan na pinagdudugtong mo lang dito. Kasi, hindi naman kailangan mag-invest, di ba? So, nung nagsara ulit, ay, sabi ko, hindi na ito pwede. So, naghanap ako, actually, no? I think that's the next tip, no? The next tip na mabibigay ko is, You can go for mga second hand na equipment. Ako hindi nakakahiya na to go for second hand at hindi kailangan na ano no, hindi kailangan na should we say na talagang bonggang-bongga agad or all-orig or bagong-bago. Most especially kung stopgap measure lang naman yung binibuild mo na home gym sa bahay kasi pag nawala yung pandemic eh babalik kira naman no. So hindi kailangang bago. And in fact, ano, sa paghahanap, you can browse through, maganda na may social media ngayon, no? You can browse through, ako sa Facebook lang ako naghahanap. Yeah, sa I Facebook. Think... Mm-hmm. Tapos, meron din akong app na Carousel, yung mga second hand. So, doon ako naghahanap. Yeah. So, yung na, ano ko, I don't know, teka, pakita ko. Dahil dito sa Singapore, sikat na sikat yung Carousel eh, na app. Itong bench ko na to. Lang to? Second hand lang to. From Facebook, FB Marketplace. Mm. Nabili ko to. Tapos siguro mga 2,000 lang ata bili ko dito. Yun, so na-incline, de-decline, you know, pwede ka mag-chest press, tapos pwede ka mag-ano dito, yung ano to, yung sa biceps, ganyan. So, ayun, so yun yung sunod na ano, yun yung sunod na binili ko. Tapos, eh di nagbukas, and then nagsara na naman. So sabi ko, nako, Delta variant na eh. So sabi ko, nako, baka mas tumagal to, di ba? So, kaya, hanap ulit sa Facebook. May mga nakita kong second hand, okay? May mga nakita kong second hand na, kasi, syempre, kung bench lang ang, ano mo, ang tinitira mo, parang sorry, yung likod mo, syempre, di ba, parang hindi mo rin naman maano, di ba, kailangan ma-develop mo rin. So, next tip ko, okay, next tip, na hindi kailangang brand new, pero next tip ko is that you really browse, no, mag-canvas ka talaga for, ano, for the best deals. Ako talaga, since hindi ka naman makalabas, no, yun, FB din, FB Carousel. Kaya ayun, nakita ko itong nakikita yung squat rack ko. Hindi ko alam kung pwede ko mag-pull up, pero matibay ito, nakakapag-pull up ako dyan. Okay, so yun, nakita ko siya, it's brand new. Pero I just got this for like 10,500 pesos. Yun, matagal din akong matagal din akong nag-browse sa ano, no? Matagal din akong talagang naghanap talaga ako. Kasi siyempre, no, sa pagbabudget, siyempre, yung foresight mo rin na, hindi ko naman kailangan gumawa ng career talaga na hindi naman ako fitness trainer, di ba? Talagang the works, di ba? The works yung kailangan heavy or duty, super ganyan. High quality or super flashy. Pero siyempre, ayaw mo din naman yung gawa-gawa lang super, na, ano, na... Yung pag, super baka low mamaya, quality naman. Pag gano'n, kumalas ka, di ba? So, safety naman. So, sabi ko, between that na, you know, syempre, price consideration din, di ba? Kasi yung mga mahal talaga, mga umabot na 18,000 yun. So, sabi ko, sige, pwede na to at 10,500, you know, parang ma-work naman yung mga gusto kong muscle na hindi mapapabayaan. Pero, hindi siya yung super ultra investment na eventually, no, hindi mo rin naman masusulit. So, I think that's my second tip and my third tip in building your home gym. And to like close everything now, and I agree na kailangan mag-search second hand and at the same time canvas, no, because sometimes no overlook natin na kailangan flashy agad na pwede naman second hand or good quality naman, no, at least that would save money, and then yung extra na save natin can be used sa
next equipment natin na kailangan bilhin or that's can be, right, like other financial goals, no? So yun. Ayan. So yeah, if you teka, oh, sige, wag na nga. if you enjoy this special episode, no, so a different take on financial planning, so please give this a thumbs up. And of course, if you haven't subscribed yet, please subscribe and hit that notification bell. And any last words, Sir Rienzie, before we go? Gusto niyo mag-pull up ako? Pull up ka? Baka nagpo-pull ups ka na habang nagka-client meeting. So yung first nakikita nila, gumaganon ka na. Hindi, matibay talaga siya. Matibay talaga siya. Anyway, so okay. Thank you guys, and bye-bye. Stay fit, stay safe. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.